salvation. All you hear now to his temple draw near. Praise him in glad adoration. Praise to the Lord who owe all things so wondrously reigneth. Shelter thee under his wings, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what he ordained? Praise to the Lord, let all that is in me adore. Has life and breath come now, praises before him. Let the amen sound from his people again. Gladly for I we adore him. Papagpalang araw po sa ating lahat, ating patuloy na tunghayan ang ating daily prayer covenant at damhin natin ang biyaya at magandang balita ng Diyos. Ang ating teksto po ay nagmumula sa piling mangal talata mula sa Book of Revelations chapter 22. Ito po ay may pamagatang epilogue, invitation or warning. Epilogue, ibig sabihin po ay parte ng pagwawakas, conclusion sa isang obra, kwento o aral. Revelations 22 is the final chapter seen in our Bibles. Siguro nga po kung meron tayong pinakatinitignan sa isang panitikan, ito po yung simula at yung huling bahagi ng panitikan na ito. Sa ating pagwawakas ng linggo, sa ating pagwawakas ng buwan, sa ating pagwawakas ng leksyon, dito sa Prayer Covenant Series, ito yung nagiging paalala sa atin at ang mga salita o utos na ating dapat pinakatatandaan. Ang ating mga berso ay napakadaling intindihin. Ito ay ginawang ganito upang matandaan po natin ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Hayaan niyo pong basahin ko ang mga piling talata upang palawakin ang ating pagninilay. Verse 14, blessed are those who wash their robes that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Sinabi po dito sa ating verse, our washing of the robes. Ito po ay isang metaphor of purification from our cleanliness. We will receive a blessing as we obtain cleanliness, not to our physical, but to our spiritual life. Verse 12, look, I am coming soon. My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Pinaaalalahanan tayo ng ating Diyos na siya ay paparating na at sa kanyang pagdating ay mayroong kasamang gantimpala. Ngunit yun lamang po ba ang gusto natin sa Diyos? Tayo lamang ba ay nagpapakalinis upang makamit ang gantimpalang ito? Sinabi pa po dito na tayo po ay mahuhusgahan batay sa ating mga nagawa. Ibig sabihin po ba nito ay kaya tayo sumusunod sa Diyos upang tayo ay hindi maparusahan? Ito po yung mga katanungan dapat nating isipin sa araw na ito. The Spirit and the Bride say, come, and let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. Tayo pong lahat ng Kristiyano ay binigyan ng lakas. At sa aking tanong kanina, ipakita natin ang ating pagkauhaw sa buhay na gustong ibigay ng Diyos. Sundin natin ang ating maylikha, hindi lamang dahil sa magagandang pangakong inilathala niya. Sundin natin ang Diyos, hindi dahil tayo ay takot sa kanyang parusa,
Sundin natin ng Diyos dahil sa katotohanang ipinakita niya sa cross. Sundin natin ng Diyos dahil pinili natin. Sundin natin siya dahil mahal natin ang ginagawa natin para sa Kanya. Verse 20, sabi po rito, "Yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus." Lagi po nating pakatatandaan na ang Diyos ay paparating muli at ating ipakita na siya ay buhay sa ating mga puso, diwa at gawa. Sabi po rito sa verse 13, "Siya ang simula at wakas." And all of this are certain. God will come and God will judge us. God made salvation available through Jesus Christ. God gave us the Holy Spirit, our energy, our active force in performing acts of righteousness in combating sin. It is your choice, mga kapatid. You have the freedom God has freely given. Follow Christ or ignore it. And I pray, the grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Muli, pinapabot namin sa inyo ang taos puso naming pagpapasalamat sa patuloy na pakikibahagi niyo sa amin sa mga morning prayer covenant nating ginagawa. Kaya nga, mga kapatid, halika, samahan mo ako. Tayong lahat ay sama-sama sa patuloy na panalangin natin upang idulog natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay maging ang ating pagpapasalamat sa kabutihan na Kanyang ginawa. Patuloy kami na nagpapasalamat sa inyo dahil sa biyaya at pag-ibig habag na iyong ibinibigay sa amin. Ang mga salita na narinig namin na Diyos ay patuloy na ito ang nagiging lakas at timay namin para muli naming maalala ang iyong mga ginawa at kabutihan, hindi lamang sa magdamag, kundi sa nakaraang mga panahon ng aming buhay. Sama-sama kami sa pakikinig at nakinig sa inyong mga salita at maging itong mga panalangin ito. Dahil nais naming muli naming ibalik sa inyo ang papuri at parangal at muli din naming hilingin sa inyo ang patuloy na biyaya dulot ng mga panalangin at mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Nadinig mo, O Diyos, ang panalangin ng aming tagapagsalita at ang mga salita na Kanyang binitawan na ito ang naguudyok sa amin upang patuloy naming hilingin sa inyo na igawad mo nga sa amin ang mga tugon ng aming mga panalangin. Dinggin mo, O Diyos, ang daing ng bawat isa sa amin. Pakinggan mo ang karaingan ng aming puso at ng aming damdamin para sa panalangin ito ay aming hinihiling sa inyo. Ipagkaloob mo ang lahat ng aming mga kailangan at kahilingan mula sa puso namin, mula sa mga binigkas namin sa aming mga bibig, at mula sa mga hangarin at nais namin sa mga darating na panahon. Kaya nga, O Diyos, sa panimula ng aming mga gawain sa maghapong ito, patuloy naming ipinagtatagubilin sa inyo. Samahan niyo kami at ipahintulot mo na ang lahat ng aming mga binanggit na aming mga panalangin ay mangyari nawa sa bawat isa sa amin, sapagkat kailangan namin ang iyong kaagapay, ang iyong gabay, at kailangan namin ang tugon ng lahat ng aming mga panalangin. O Diyos, magpapanimula na po kami nang nais namin ay samahan niyo kami at basbasan niyo kami sa maghapong ito. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang aming pagpuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos. Amen. Amen.